kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Iba na talaga ang nagagawa ng internet at social media. Napakarami nang naaabot nito kahit saan man sa mundo. Napakarami pang mga varieties na mapapanood. Depende na lamang sa kung anong interes at gana mong panuorin. Marami ang may mga makabuluhan at mapagkukuhanan ng leksyon at impormasyon na rin. Pero may marami din ang gumagawa lamang ng mga contents na pawang for entertainment. Isa dito ang mga pranks na ginagawa nila sa mga random na mga tao. Pero ang problema minsan ay nakakagambala na sa mga taong napagkakatuwa ang i-prank. Kagaya na lamang sa sikat na YouTube content makers na Tukumi Brothers. Sila ay sina Lester, Hiroshi at Oliver na parehong nakabase sa Davao. May mga nakakatawa naman talaga silang uploads pero may ilan din na ayon sa iba ay sumobra na at wala na sa lugar. Yung klase ng mga pranks na nakakapirwisyo na sa mga tao, katulad na lamang noong 2018 kung saan may ginawa silang video sa isang mall sa Davao. Mayroong area sa mall na may fountain at naisipan ng mga pranksters na gumawa ng video habang ginagawa nilang swimming pool ang fountain. Kung titingnan ang content ay nakakatawa naman talaga at wala naman siyang binabasa o inaabalang tao. Nagka-problema na lamang nang lumapit ang gwardiya para sawayin sila sa kanilang ginagawa. Tama din naman ang ginawa ng gwardiya dahil hindi naman ginawa ang fountain bilang paliguan ng mga tao. Nang lapitan ng gwardiya si Tukumi at sinaway ito, ay nagkaroon ng magkakaibang reaksyon ang mga netizens. May iba na nakakaintindi ng responsibilidad ng tao habang ang iba naman ay sa tingin nila'y masyadong istrikto ang sikyo. May lumabas na kwento na ang gwardiya umano ay natanggal sa trabaho dahil sa pagiging istrikto nito. Maraming netizens ang nag-react tungkol dito dahil natanggal nga sa trabaho at wala raw maipakain sa mga anak. Pero lumabas din katagalan na ibang tao ang gumamit sa video nila at ginawa nito ng kwento na kesyo may natanggal sa trabaho. Fake news lamang pala ito na siyang lalong ikinasikat ng channel ng mga Tukumi Brothers. Magandang balita iyo na hindi totoong nawala ng trabaho ang isang tao. Pero mali pa rin, naggagawin nila ang isang bagay na alam naman nilang hindi pwede dahil kung may mangyari sa kanila ay magiging responsibilidad pa ng security guard ng mall ang kung anumang sasapitin nila. Pero ang sabi naman nila ay para lamang makapagbigay ng kasiyahan at enjoyment ang ginagawa nila. Pero pagkatapos ng pangyayaring ito ay nagkaroon ulit sila ng isa na namang kontrobersyal na video nang ipalabas nila ang isang video tungkol sa isang Arabo na may daladalang itim na bag. Maraming Muslim at iba pang mga mamamayan na iba ang relihiyon ang nagsabi na napaka-insensitibo ang ginawa nilang content na pinamagatang manghagis ng itim na bag na nakapang-Arabo. Nangyari pa ito isang araw matapos i-celebrate ang katapusan ng Ramadan. Ginawa ng Tukumi ang video sa isang hindi sinabing lugar na may maraming taong nakatambay sa isang barbershop. Habang may kumukuha ng video sa di kalayuan ay may isang lalaking nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng mga lalaki sa gitnang silangan. Sa Pilipinas, pangkaraniwan itong sinusuot ng mga kapatid na Muslim. Pero sa ibang bansa, may mga Kristiyano din na nagsusuot nito. May turban pang suot ang lalaking nasa video na nakatayo lamang sa gilid ng barbershop ng ilang minuto. Makaraan ng ilang sandali ay binato niya sa loob ng barbershop ang itim na bag at kaagad na kumaripas ng takbo. Ang mga tao naman na nasa loob ay kanya-kanyang takbuhan palabas sa pag-aakalang sasabog ang bag na inihagis sa kanila. Wala naman talagang laman ng bag pero sa mata ng nakararami ay hindi ito nakakatuwang biro. Naging personal ang pagtanggap ng mga Filipino Muslims sa ginawang prank video ng Tukumi dahil ayon sa kanila, isa itong pang-insulto sa kanilang lahi. Kahit hindi nga Muslim ay nag-react sa ginawa nilang pag-prank,
Dahil obvious umano ang pag-stereotype sa itsura na ipinakita nila. Nangyari ito noong nakaraang May 2022 at dahil sa negatibong reaksyon ng nakararami at sa posible na ring maisampang kaso laban sa kanila, ay kaagad na humingi ng public apology ang magkapatid. Maliban pa dito, ay inalis din nila sa kanilang channel ang nasabing video bilang pagsuporta umano sa panawagan ng NCFM na huwag suportahan at huwag hayaang ikalat ang video. Hindi rin nakakasiguro ang Tokumi Brothers na walang mag-iisip ng hindi masama bilang ganti sa kanilang nagawa. Nag-upload din sila ng isa pang video na naglalaman ng public apology nila. Again guys, we're very very sorry sa lahat ng mga nasaktan namin, tsaka na-offend, yung mga na-disappoint na mga kapatid nating Muslim. Hindi namin intention na masaktan kayo. Wala kami intention iba. Wala nang sunod pang impormasyon ang lumabas. Pagkatapos ng nasabing public apology, maaaring iniatras na lamang ng NCFM ang planong pagsampa ng kaso pagkatapos ng paghingi ng tawad ng mga pranksters. Pero hindi lang dito nagtapos ang style ng kanilang pagpa-prank. Dahil nitong Abril lang ngayong taon, ay kamuntikan na silang mabaril ng isa sa mga taong nasa lugar ng kanilang napiling gawa ng prank. Inakala talaga ng taong yun na totoo ang nagaganap na pangingidnap. Ang napagtripa ng grupong i-content ay gumawa ng kidnap prank. Isa sa kanilang mga kasamahan ang tatayo bilang biktima at aarte na totoo nga ang nangyayari. Lalapitan sana ito ng tatayong kidnapper at kakalad ka rin papunta sa sasakyan na hinanda nila para sa kanilang palabas. Nang makita ng mga ito na ready na ang lahat at may tamang bilang ng tao silang magiging instant audience, sa kanilang plano ay kaagad na silang nagsimula. Maganda naman sana ang pag-execute nila sa plano at marami nga ang nakumbinsi sa kanilang prank. Napakamatutuhanan ng kanilang aktingan. Sa sobrang epektibo ng acting nila, ay isang matapang na pulis ang lumapit at naglabas ng kanyang armas para resbakan sana ang mga kidnappers. Nang marinig ng mga pranksters ang warning ng pulis, ay agad silang nagpakilala kung sino sila. Ang isa sa grupo nila ay sinubukan pang lumapit sa pulis at humingi ng tawad, pero hindi ito pumayag na malapitan nila sa umpisa. Hanggang sa katagalan ay nakumbinsi na nila na biro lamang ang lahat. Pumiling na lamang ang nakasibilyang pulis at idinaan sa ngiti at pagbigay ng babala sa mga pranksters dahil kung nagkataon ay napaputukan sana sila nito nang dahil lamang sa estilo ng kanilang pagpa-prank. Itong pagkakataong ito ay hindi na siguro pwedeng makukonsiderang biro pa dahil nalalagay na sa panganib ang buhay ng mga tao. Tama ang sinabi ng pulis na kung nagkataon ay pinaglamayan na sila. Paano na lamang kung nataon sila sa mga alagad ng batas na mainit ang kamay sa gatilyo at kaagad silang binira? Dapat ay nadala na ang mga ito sa unang kaso na kamuntikan ng may sampa sa kanila. Importante na timpangin kung katuwaan pa ba ang ginagawa nila o isang delikadong biro na. Nasa tamang edad na rin naman ang mga ito para makita kung nasa lugar pa ba ang kanilang mga ginagawa o sumusobra na. Dapat rin daw gumawa ng batas tungkol sa mga videos na hindi nakakatulong at bagkus ay nakakapaghatid pa ng panganib. Ikaw, ano ang gagawin mo kung ika'y mabiktima ng isang prank? Gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.